So, ito na po yung ating mga karne ay lamang loob ng baboy. So, mapapansin po ang aking gagawin buwapis ay walang baga ng baboy kasi hindi po siya available dito sa Amerika. Pagkakalam ko, bawal po yata silang ibenta. So, yan lang aking option na gagawin buwapis, yung dila or yung lengua at yung bituka ng baboy at yung puso at yung puso. So ayan, habang pakukuluan po natin, syempre nilinisan muna natin yung ating sukat, nilinisan natin asin paminta at yung atay niya ay mamaya pa po natin sasabay pag alam natin malambot na yung ating pinakukulaan para hindi siya mapunat. So ayan, pag alam na po natin siya is malambot na, pwede natin ilagay yung atay. Para hindi po ganun, kasi pag sumabar sa kulo yan, matigas po o makuha natin yung ating atay ng baboy. So after po niyan, mamaya ay hihiwain na natin siya sa kinapon ko na ho 1/4 inch. Sino bang ganyan? Pagkakat niya para sa ating gagawin buwapis. Ayan, umpisa na natin magluto. Siyempre unahin natin ang ating bawang sa ating paggigisa. Siyempre, antayin muna natin siyang maging golden brown. Siyempre, after ng ating bawang, susunod na rin po natin ng ating sibuyas. Pag alam na natin medyo naging golden brown na ang ating bawang. Ayan, hintayin lang tayo ng konti. Okay, so nabot na ating sibuyas. Okay, hali-hali na lang natin siya. So isa kong technique ko dyan para ho malasa agad na ang ating lutuin. So ako habang nagigisa ng bawang at sibuyas, dyan ko na sinasabay ang asin at ang paminta. Yan dyan ang technique para sumarap ang ating ginisang buwapis o ating gagawing buwapis. Ayan. Siyempre, isa na rin po natin ang
dalawang pirasong 4 cubes. So, dyan sa pag-isa pa lang para manuot na yung flavor. O maging malasa na para sa ating bopis. Pieces na pork cubes. Buti na lang available ito dito sa Asian store. Ayan, pag alam natin medyo natunaw na yung pork cubes, pwede natin ilagay ang ating mga hiniwang pambopis. Sama-sama na po dyan, buto, kalengga, puso at atay ng baboy. Ito yan. Siyempre, kailangan po natin siyang haluin para magsama-sama na lahat ng flavor ng pang mga sangkap para sa ating bopis. Ayan. Ayan, antay-antay lang po tayo. Makikita naman nyo siguro yung magiging resulta ng ating mga sinahog sa bopis. Antayin natin siyang medyo mamula-mula na. Una-una, malambot na rin naman po kayo kasi pinakula natin siya kanina. At nakulong ko siya kanina ng 45 minutes. Kaya siguradong palambot na po ang ating pang-bopis. Habang nag-iintay po tayo, nilagyan ko na ng mainit na tubig ng ating aswete. Yan, huwag po kayong gagamit ng malamig o magandang mainit na tubig ko para mas lalong kumatas yung kulay o lumabas yung kulay ng ating atswete. Halo lang po ulit para pantay ang luto ng ating bopis. So, pag ano na po natin medyo mapula-pula na yung ating ginigisang pang bopis, pwede na po natin isunod dyan yung ating green and red pepper. Ano ang tawag sa atin yung mga siling paraka, mga Tagalog tawag niya. Ito, bell pepper. Continue na po ng paghahalo po masunog ang ating niluluto at saka para pantay din. At
sabi niya is para balance. Yan, so pwede na natin ilagay ang ating red and green bell pepper. Ayan ang siging paraka. Ito nga ko palang bopis is madali siyang lutuin kaso talagang matrabaho lang. Dahil nga po sa pagtatagtad o paghihiwa. So yan, sunod po natin ang ating labanos. So pagbibili po kayo ng labanos, yung katamtaman lang o laki. Huwag kayong bibili lang parang ang laki is parang ito yung mga magugulang yun. Iba na hulasan nun. So, bibili lang tayo yung tamang laki lang ng labanos. Gaya ng sinabi ko, buti available dyan dito sa Asian Supermarket. Ayan. So, thank you sa Seafood City Supermarket. Baka naman. Ayan, advertise pa kayo. Ayan, after po niyan, pwede na rin po natin isunod yung ating siling lubuyo o siling, ang tawag nila is siling tari. Masarap po ang bupis kapag lalagyan mo siya ng pang-anghang o ng sili. Yan ang isa sa nagpapasarap sa bupis. Ayan. Pwede natin ang bagyan din ang cookies ng lawad. So mga 4 na praso lang is pwede na. After mga ilang minuto, pwede na wag natin uling haluin ang ating niluluto. So pwede na natin ilagay yung ating sili. Hiniwa lang sa tamang laki. Gaya ang sinabi ko ngayon na masarap po ang bopis kapag merong kagat, may kagat ng anghang. Ayan. Okay. Lalagyan na rin natin ang ating dahon ng laurel. Isa rin yan sa nagpababango ng ating bopis. So siguro iba nagtatanong bakit walang inilagay na luya o sapling. Hindi po kailangan ng luya yan. Ang magpapula po ng lansa ng ating ginigisa ay yung suka.
or vinegar. So ilalagay po natin yan sa huli pag yung alam natin malapit na siyang maluto. Yun, yun po isa sa nagpapasabi ng ating bopis. Amay-amay ko na yung ating ginigisang o ang ginagawang bofis. Bango niya. Lalong babo ngayon paglalagay na lang ating dahon ng laurel. Ayan po, ilagay na rin at lagay na natin ang ating atswete. So sa atswete po, halos nagdalawang lagay ako. Ang kanina ko nga pa sa inyo is halos puno ng mangkok. Mamaya, ala lang, mga 1 quart lang ng mangkok yung lagay ko na kalahating mainit na tubig. Kasi sayang pa yung kulay na nanggagaling doon sa atswete. Para medyo may dagdag juice na rin para sa ating bopis. Sobrang medyo may konting sabaw. Pangit naman ang sobrang tuyong tuyo. Ayan. Tapit na po maluto ang ating ginagawang bopis. Karagdagan na juice ang galing sa atswete para ating pampakulay para sa ating bopis. Huwag na huwag po kayong gagamit ng food color. Makakasama rin po ng lasa yung para sa ating bopis na wala na yung pagka authentic ng ating bopis pag naglagay kayo ng food color. So hanggat maaari atswete is swerte, mas maganda. At konti na lang po at maluluto na ang ating bopis. Ayan. Ayan, lagyan natin ang laurel para sa pampabango. Siyempre, kailangan din nating haluin pa uli. Ayan, para pantayo ang bango. Lahat makapitan ng aroma ng nanggagaling sa dahon ng laurel or ng bay leaf. Siyempre, pwede rin po nating isunod ang ating suka. So yung suka lang po natin is pwede pong 3/4 o pwede rin 1/4 cup. I mean, 1 cup. 1 cup. Pero ako, gagawin ako ng 3/4 cup na vinegar or suka.
Yan. So, isa rin pong tip para hindi ho mahilawang suka o maglasang suka ang ating nilulutong bopis, huwag nyo pong hahaluin. So, mga 5 to 10 minutes, huwag nyo pong hahaluin yung niluluto nyo pag binabal nyo yung suka. So, yan. Yan, so, kumukulo na ang ating bopis. Napakasarap. Nakambang po ng bopis. Kagutom. Yun, no? So, yan. So, ito pong pagluluto ko is ayon lang po sa aking nakasanayan. So, siyempre, may kanya-kanya tayong way ng pagluluto. So, pwede rin po kung ano yung nakasanayan yung paraan ng paglutong bopis. Sige po, pero sa akin lang ito lang yung way ko. Sabi nga nila, kanya-kanyang diskarte na technique. Pero itong alam ko, pag luluto ko ito is siguro nakuha.